sa espiritu ng inyong pag-iisip. Alalakasin siya ng salitang napakinggan. Babaguhin yung pag-iisip. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos. Yung bagong pagkatao na yon, nilalang sa katwiran, kabanalan, at totohanan. Na nakuha natin yung nais ni parating ni Pablo. Binubuo yung bagong pagkatao, ibinibihis. Ito yung binubuhay, yun ay ibinibihis. At yung ibinibihis na yon, nilalang, created in righteousness and truth, holiness. Pawang sa katotohanan siya, pinalakas. Yung tinatawag na bagong pagkatao na ito. Punong-puno ito ng tinatawag na kasalanan. Kaya nga kinakailangan humakbang yung tao. Meron kang dapat mapakinggan, kapatid. Dapat kang manampalataya, magsisi, ipahayag ng iyong labi ang Panginoong Jesus, magpabautismo. Ito yung pinapakita natin matagal na stairway to heaven nga, kung tawagin, o bahagdan patungo sa sangkalangitan. Sino magtuturo ng ganitong mga bagay? Wala, salita lamang ng Diyos. Ang tanging magpapaalala sa bawat isa sa atin at siyang babago sa ating mga maling tinatawag na gawain. Sa verse 8, kung ating itutuloy, Colossians chapter 3, verse 8, nakalagay na muli ang ganito. Binasa na natin ito kanina. Verse 9, huwag kayong magbubulaan sa isa't isa. O huwag magsinungalingan sa bansa. Bakit? Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. O, hindi lang basta dating pagkatao, may mga gawa. Ayan, sexual immorality, impurity, galing sa salitang pure, impurity, lust, evil desires, greed. Hindi ito dapat nakikita sa bawat isa sa atin. Yung mga galit na ayaw mabunot, pagtataning ng galit, init ng ulo, o yung tinatawag na kapukutan, masamang hangad sa kapwa, paninirang puri, mga chismis-chismis, di ba? Umisira iyan na parang anay sa isang tinatawag na kapatid. Salitang mahalay o pagsasalita ng masama. Puro na lang berte ang pinag-uusapan. Hindi kumitibay ngayon yung kapatid, nabeberte yung makikinig. Ano mangyayari dyan? Hindi sa ikatitibay. Nawawala sa tunay na layunin ng paglilingkod. Sa verse 10, ang sabi ay ganito, at kayo'y mga bihis, pangalawang banggit, binasa natin kanina sa episode, ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Ayon, itong bagong tinatawag na pagkatao, nilalang, bago itong nilalang. Nilalang ito ng Diyos. Kaya nga nabubuhay ito sa tinatawag na isa nating pagkatao. Yung pagkataong loob, yung binanggit ni Apostol Pablo yun. Pagamat ang aming katawang panglabas ay pahina, ang aming mga pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. Nababago sa araw-araw. Teka, basahin nga natin, mali-mali yung sinabi ko ah. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16, ang sabi ko ay ganito. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. 4:16 ng ikalawang Korinto. Nakalagay po ay ganito. Kaya nga hindi kami nang hihimagod, hindi kami napapagod, o hindi kami nang hihina. Bagamat ang aming pagkataong labas, ito yun. Pagkataong labas, humihina, pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob, nababago sa araw-araw. Paano? May pumamagitan ng salitang napakinggan. Pinalalakas yung tinatawag na pagkataong loob ng salitang napakinggan. Sapagkat ang aming maagang kapighatian na nasa isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ang kaluwalhatian walang hanggan. Kung inyong mapapansin, nangyayari sa isang mananampalataya, kalaban niya sarili niya. Hindi yung napapansin sa binabasa natin. Gusto ng katawan, gamit mo to. Kukontrahin naman ng salitang napakinggan. Hindi, masama yan. Sige, makiapid ka. Sabi ng katawan niya. Sige, maging maruni ka, maging mahalay ka. Hindi.
kinukontra ng tinatawag na pagkataong loob. Kaya nandoon yung gera sa isang katawan. Pag nanahig yung laman, talo yung isa. Pag nanalo yung isa, talo ito. Ganun ang nangyayari. Ano? Kaya sa isang bagay na yan, kinakailangan yung talagang tiwala sa Diyos, yung pananampalataya, para mapalakas yung ating mga bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao ay nilalang ni Kristo na dapat maging walang sala. Ang nilalang ni Kristo na ito na bagong pagkatao sa iyo. Nakagaya niya na hindi nagkasala. Tunay ba iyo? Opo, sa unang Pedro, ang sinin natin, chapter 2, at ito yung dahilan kung bakit tayo ay tinawag o nasa iglesia para baguhin ang ating mga sariling pagkatao, ang ating mga sariling katwiran na balusot. Sa unang Pedro, chapter 2,